Gibbons, sinabi ang dahilan bakit nabugbog sa angkahas kay Martinez. Sa panayam ng Play It Right TV kay Sean Gibbons ay sinabi niya na dahil sa weight drain kaya mabagal ang reaksyon ng angkahas sa laban niya kay Martinez kanina February 27 Manila time sa Cosmopolitan of Las Vegas. Kaya dahil dito ay binugbog ng dating Olympian at unbeaten Argentinian na si Fernando Martinez, si long reigning IBF Super Flyweight Champion Gerwin Ancajas. Just really dead at the weight. That was really the issue. I mean, not taking anything away from Fernando Martinez's performance, but that wasn't the Gerwin Ancajas that we all know. The weight was good until the last pound and he really had to work hard to take that off and it created, I think, some dehydration issues. Tinapos ni Martinez ang matagal na paghahari ng Ancajas ng kanyang IBF Super Flyweight title. 6 na taon hinawakan ni Ancajas ang titulo at nakasyam na dire-diretsyong matagumpay na pagdepensa ang ginawa niya. Nabigos ang Ancajas na mapantayan ang makasaysayan na matagumpay na 10 diretsyong pagdepensa ng yumaong Great Gabriel Plash Elorde. Bago ang laban ay sinabi ng mentor, amaamahan at promoter ni Martinez na si 2 Division Champion Marcos Maidana na ibubuldoser ng kanyang alaga sa Ancajas at susugurin ng susugurin hanggang matakot na sa Ancajas na mawala ang belt niya at mawalan na ng kontrol at makalimutan ang pagka-tactician fighter niya. At ito ay nangyari nga sa laban. Nagtaka naman ang batikang analyst na si Kenito Henson at sinabing parang hindi tao si Martinez kundi para itong makina. Hindi daw kasi kapanipaniwala ang dami ng ibinato nito na mahigit 1,000 suntok. Sagot naman ng presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons na dumaan daw sa tamang pagsusuri o drug testing sa Martinez kaya malinis ito. Sadya lamang daw na makamay, talagang busy fighter o masipag na fighter itong si Martinez. At malaking dahilan nga ang hindi mapasunod ng Ancajas ang kanyang katawan sa gusto niyang galaw dahil sa weight dehydration. Kaya sa laban ay nawala ang kanyang pagka-technical fighter at harap-harapan siyang nakipagbanatan at nilaro ang laro ng kalaban na rambulan. Pero mas kinabugbog at bukol-bukol ang mukha ng mandirigmang Pinoy na si Ancajas ay proud pa rin tayo dahil talaga namang ibinuhos lahat ng ating pambato ang kanyang makakaya. At kay Ancajas nga nang galing ang pinakamalakas na tumamang suntok sa laban dahil 2 beses niyang pinagewang ang kanyang kalaban. Grabing bakbakan ng laban nila, talaga namang thrilling fight. Palitan talaga ng sobrang bibigat na suntok mula umpisa hanggang katapusan, walang humpay sa banatan. Pareho silang malakas ang resistensya, parehong matapang, may malalaking puso at matitibay. Sa ngayon daw, sabi ni Sean Gibbons, nawala muna sa opsyon ang unification title fight kay Kazuto Ioka at pag-iisipan pa kung gagamitin ang rematch clause kay Martinez o aakyat na sa bantamweight sa Ancajas. Dahil matagal na rin itong nagsasakripisyo na kunin ang timbang sa super flyweight. Sinabi naman ni Gerwin Ancajas na handa siyang makipag-rematch kay Fernando Martinez at gagalingan niya sa susunod at paghahandaan niyang mabuti ito. Sabi naman ni Sean Gibbons na hindi naman kawalan ng malaki kay Ancajas ang kanyang pagkatalo dahil lahat naman daw ng mga dakilang boksingero katulad ni Manny Pacquiao at nakakaranas din ng pangit na pagtatanghal. Ang mahalaga daw ay kung paano bumangon at muling magtagumpay. Hanggang dito na lang mga lords, paki-like, comment, share tong video at paki-subscribe ka na rin dito sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood.